may tumatawag sa akin na chameleon. What is a chameleon? Hunyango. Mga kapatid, ang makakatawag lang sa akin na ako ay hunyango ay ang taong hindi kilala ko sino si Pastor Joey Reyes. Sapagkat if there is a person that is transparent, eh, ako na po yun eh. Pero kaya nga sinasabi ko, marami akong gustong iwasang mga salita, no, dito. Kasi sa totoo lang, marami na akong kalaban sa labas. Ako po yung nag-aakala rin na marami rin akong kalaban dito sa loob. That's why I am in a dilemma. Kalaban na hindi naman kalaban na talagang kaaway. Ano po? Yung bang magkaiba lang kasi tayo ng tindig sa Panginoon at pagnanasa para sa Panginoon. Hindi na tayo magkasama nun eh. Are you with me? Kasi paki-flash nga yung verse na ano, pumasok lang sa isip ko. Philippians 3:16. Sabi diyan, nevertheless, where to we have already attained. Hindi pa natin naaabot, ano, as a local church, as a body of believers, hindi pa natin naaabot, pero habang papunta tayo doon at nag-i-strive tayo together, individually, as families, collectively as a church, to be the kind of people, to be the kind of church the Lord wants us to be, eh, ang sinasabi ay, let us walk by the same rule. Kumbaga, parang single file, no? May leader, sunod-sunod tayo, by the same rule, let us mind the same thing. Okay. So kung gusto natin talaga na tayo ay makarating, na walang naiiwanan at lahat tayo ay makakadating sa plano ng Panginoon sa atin, eh, that is a good mindset. Ano po? Yan po ang prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon. Just remember that. Ano po? So, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 10. I want you to bear with me. Ano? Hindi ko pa binigyan ng title ang pag-uusapan natin sapagkat I really don't know. Ano? Pero isa sa maraming binasa ko kaninang umaga ay ang 2 Corinthians chapter 10 hanggang sa last chapter. Ano po? So, kung aabot tayo doon, eh, ewan ko lang. Ano po? So, tignan natin. Sabi sa verse 1, now I, Paul, myself, beseech you. Nakikiusap si Apostle Paul, namamanhik siya. Ano po? At sa kanyang pamamanhik ay ginamit niya ang virtue or the grace of the Lord Jesus Christ. Na being an apostle of Christ, ay siya ay nakikiusap sa mga mananampalataya by virtue of the meekness and the gentleness of Christ. Bakit po ginawa ni Apostle Paul yan? Sapagkat isa sa kanyang mga struggles at tinatrabaho, eh yung siya ay kilalanin ng mga mananampalataya sa Corinth as really the Apostle of Christ. Kasi alam naman natin na merong original apostles, di ba? Yung 12. Bandang huli, wala na si Judas, pinalitan ni Matthias. So, for quite a while, in the ministry of Christ, earthly ministry, and after His ascension, eh talagang ang mga prominent na mga leaders are the original apostles of the Lord Jesus Christ. And then, bandang huli siya dumating. Ano po? At nung dumating siya, eh meron pang fresh revelation, ano, na sa isang banda ay kahit na yung mga
original apostles ng Panginoon Kristo ay hindi nila alam sapagkat hindi naman talaga tinuro ng Panginoon Kristo. Alright? So, alam naman natin yon kung ano yon. Eh, it was the mystery of the church. Ano pa? Na hindi itinuro ng Panginoon Kristo, na inireveal lamang yon. Ano? Na the church ay para maintindihan natin, isi-simplify natin, ano po, para hindi tayo maging theologically sounding na para bang ang goal talaga natin, lituhin ang mga tao para sa kanilang pagkalito, lumabas na magaling tayo. Hindi po ganun, ano po. Ang salita ng Diyos ay revelation. Pag sinabing revelation, inihayag niya na talaga yan, ano po, na talagang para maintindihan natin. Ngayon, kung pahirapan natin, eh may problema tayo. Ano po? So, ang church ay the union of two ethnic groups of people na in the past, prior to this dispensation, ay magkaaway. Hindi pwedeng magsama. Ano po yon? The Jews and the Gentiles. Kahit na sa ministry ng Panginoong Kristo, sinasabi niya na go to the lost house of Israel. Those are the Jews. Amen. Kanya nga nung John chapter 4, pumunta siya talagang intentionally by way of Samaria, ay nagtataka yung mga disciples. Kahit na yung Samaritan woman na nakikipag-usap siya ang Panginoon Kristo by Jacob's well, di ba? Ano sabi ng Samaritan woman? Bakit nakikipag-usap ka sa akin? Eh, Hudyo ka, Samaritano ko, Gentile. Ano? So, bakit? Kasi, bagamat hindi tinuro ng Panginoon Kristo na sa dispensation na ito ng grace ay magsasama into one body, both the Jews and the Gentiles, ay mayroon ng precursor na nakikita ang Panginoon. Kasi He is reaching out to Gentiles. Naunawaan niyo mga kapatid, may mga Gentiles na hinighlight ng Panginoon yung kanilang pananampalataya na hindi naman nasusumpungan ng Panginoon sa mga Hudyo. Naunawaan niyo mga kapatid. And it was purposefully stated. Sapagkat makikita natin na kinakailangan na ma-accomplish yun after His death, ano po, at malubusang mauunawaan ang mystery na yon pagdating ni Apostle Paul, ay talagang napadagdag yon sa bigat na dinadala ni Apostle Paul, not only as an apostle of Christ, late addition, with fresh revelation na kung saan parang natabunan kung ano yung pinaka-orthodoxy nila na sinasabi. Yun talaga nakaugalian nila. Unawaan niyo mga kapatid, ay nagpapahirap pa sa kanyang pagiging pastor. He is a pastor, he is an apostle, he is a pastor, and he is a missionary. Habang binabasa ko to, of course, with the proper dividing the word of truth para makita natin, ay inilalagay ko ang sarili ko sa kalalagayan ni Apostle Paul. But nobody in our lifetime until the end of the church age can really be at par with the life that the Apostle Paul lived. Unique talaga siya. Now, to give you the clear illustration, sabi rito sa 2 Corinthians chapter 10 and verse 1, "Now I, Paul, beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence embase among you," na kung ako ay nandiyan, kasi nung sinulat niya to, wala siya dun eh. Sulat nga ito eh. Are you with me? Na communicate niya to, or communication niya yan, sa mga mananampalataya sa Corinth. Na sabi niya, "Who in presence embase among you."
but being absent, am bold toward you. Ano po? Na may misinterpretation kay Apostle Paul na ang tapang niya sa mulat. Pero sabi ni Apostle Paul, ako ay namamanhik sa inyo na kilalanin niyo ako, unawain niyo ako, and I'm entreating your understanding by the virtue of the meekness and gentleness of Christ. Hindi niya gagamitin yon kung hindi niya sinasabing, sana makita niyo na I have the same spirit. Alright. Who in presence and base among you, kanya mayroon siyang mga salita na I came to you, pakihanap nyo nga yung mga verses, makinig kayo dyan, and then ano yung mga verses. Na, I came to you not in excellency of speech, but yung kusaan na ang aking pananalita ay may pagkatakot at in the demonstration of the power of the Holy Spirit. So just flash it as I go on. Ano po? Kung kailan niyo makita. Ayan o, sabi diyan. 1 Corinthians 2:1. 'Di ba 2 Corinthians tayo. Kaya sabi niya, "And I, brethren, when I came to you in presence, when I came to you." Kasi sabi niya diyan, "Who in presence am base." Okay? So, sabi niya diyan, "And I, brethren, when I came to you, came not with what? Excellency of speech or of wisdom, declaring unto you what? The testimony of God." Ano yung verse 2? May makikita ba tayo sa verse 2? Ano yung verse 2? "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified." Let me see verse 3. "And I was with you in presence." In what? Weakness, in fear, and in much trembling. Can we see further sa verse 4? Ayan, no? "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit, and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in power." Having read that, 1 Corinthians 2, 1-5, eh makikita natin, not only rightly dividing the word of truth, but comparing scripture with scripture para makita natin yung context. Na sinabi ni Apostle Paul, "In presence I am base among you." Kasi merong impresyon na matapang siyang magsulat eh. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi yun ang katotohanan. Sapagkat pag ako ay kasama ninyo, 1 Corinthians chapter 2, 1-5. Naunawaan niyo mga kapatid, nasabi niya, eh nagpapakababa nga ako sa inyong harapan. Are you with me? Amen. Alright, so sige po ha, be sure na wag kayong may iwan because really I am not wasting your time. Nandito na rin lang kayo, make full use of this. Are you with me? Kasi kahit na mag-endeavor kayo sa inyong isipan na panoorin ko na lang sa recorded video, you will never get it because the Holy Spirit is here now. Baka wala siya dun mamaya. Narawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Alright. Sabi niya, "But being absent," kanya nga sumusulat siya, wala siya dun, "being absent, I am bold toward you." Kasi, magkaiba ang kanyang deportment. Pagka nandoon siya physically, sabi niya, "I am based among you, but being absent, I'm bold toward you." Pero verse 2, sabi niya, "But I beseech you that I may not be bold when I am present." You see? Kita niya na yung dilemma. 1 Corinthians chapter 2, in their presence, he was meek.
Pero no siya nagsusulat, he was bold. Pero sabi niya sa verse 2, that I may not be bold when I am present with you. Okay? With that confidence wherewith I think to be bold against some. Meron siya sinasabi na pero sana wag maalis itong confidence na ito na kung saan wherewith I think, ang tingin ko ay marapat lang na ako ay maging bold against some. Are you with me? Kanyang sapagkat si Apostle Paul ay sumusulat sa isang church, it is usually misconstrued na he is bold to all. Gayong ang sabi niya, hindi naman eh. Kasi pag nagpangipangita tayo, gusto ko na I am, kagaya nyo, level tayo. Pero sana huwag akong maalisan ng confidence sapagkat meron talagang ilan na I need to be bold when I am present. Naunawaan nyo mga kapatid, kasi hindi naman lahat maayos talaga eh. Are you with me? Hindi naman talaga maayos. Kanya, pag nag-preach ang pastor, kahit na yan ay general message, pagtingin ay parang galit, hindi siya galit sa lahat. Galit siya sa kasalanan. Are you with me? Galit siya dun sa attitude. Kanya kung hindi ikaw ang tinutukoy sa tingin mo, eh huwag kang magalit. Eh hindi ikaw eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Hindi, nagalit na naman si pastor eh. Yan ang, sabi ko, Brad, ako na nagsasabi sa iyo, hindi ako galit eh. Pag sumigaw ba ako, pagka ganito ba ang tono ko, galit na ako. Hindi ako galit. I'm a preacher and I am emphasizing my point. Are you with me? So, yun ang dilemma ni Apostle Paul. Ano mga kapatid? Napapagkamalan siya na siya ay bold in his letter, in his writings, dahil absent siya. Pero sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 2, nung nandiyan ako, hindi naman, mapagkumbaba nga ako. Nag-iingat nga ako sa mga pananalita ko. Pero kapag nagpangita tayo, eh, ganun pa rin ang gusto kong maging deportment, pero sana naman, huwag niyong alisin sa akin yung confidence na ito na maging bold to some. Are you with me? Kasi talaga meron siyang i-address eh. Are you with me? Are you with me? Kasi sa 1 Corinthians chapter 5, eh may nagkasala na ina-address nga niya eh, remotely. Unawaan niyo mga kapatid. Alright? Now, 2 Corinthians chapter 2, medyo naayos na yon. Ano po? Look at verse 2, yung latter part. Ano sabi niya dyan? Which think of us as we walk according to the flesh. Kasi whenever Apostle Paul go with his missionary journey, may mga ano siya, may mga companions siya. Kanya para bang dahil mga kasama ni Apostle Paul, pare-parehas yung mga yan. Are you with me? Birds of the same together, birds of the same feather are the same birds. O, di ba? So, which think of us, yung kanyang mga companions, as if we walk according to the flesh. Eh, mga karnal yung mga yan eh. Alright? Parating galit. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Alright? So, okay, wala na problema. Sabi ni Apostle Paul, samahan na natin. O sige, we are in the flesh. Pero hindi ibig sabihin na we are in the flesh, we are carnally minded. Pinaliwanag niya yan sa Romans chapter 8. Alright? So, for though we walk in the flesh, ano sabi niya dyan? We do not war after the flesh. Kung i-coconnect natin ito ng kaunti, comparing scriptures with scriptures,
na sabi sa Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood. Ang talagang kaaway natin ay yung sower of discord among the brethren. Are you with me? Kanya nga sinasabi ko na yung aking ginagawa ay hindi isang panawagan na magkasundo ang dalawang panig na magkaiba ng doktrina. Kasi kung magkaiba yan ng doktrina, hindi po yan workable. Are you with me? Hindi workable yan. Magkaiba ng doktrina. Pero dahil naiintindihan ko ang bawat panig, ano po, alam ko na meron pong pagkakataon na ma-streamline. And by the way, ipinapaliwanag ko lang po sapagkat we need to pray that I already got the green light on both camps to come together. Palakpan natin ang Panginoon. Tayo ay gagamitin ng Panginoon para both camps could come together, sit down in a round table na ang tawag ko dyan ay sit-down conference, round table, na parang knights of the round table. They are all knights, no king. Doon ando doon si King Arthur. Are you with me? They are co-equal. Walang senior, walang junior, walang superior, lahat co-equal. Ano po? Na yung mga ano nila, sword nila ay wala sa bewang nila. Iniwan yan. Are you with me? So, tingin ko merong mangyayari. Ano, kanya, panalangin po natin mga kapatid, suportahan ninyo ang inyong pastor at tayo, ang inyong pong pastor ay hindi po nawawalan ng gawain. Ano po? Kung hindi niyo ako nakikita nagtatrabaho dito, ay nagtatrabaho ako sa isang mas mataas na pasanin na ang sinasabi nga ng iba, eh hindi ko na dapat accountability pero inaari ko pa eh. Eh ano ba kung magkaubusan sila? Pero we took the initiative to address it. Na sana pagpalain ng Panginoon na sapagkat mga truth agents na kapag nagturo ito at nagturo ito eh walang kalituhan sa kung sino man ang makikinig sa kanila parehas. Are you with me? Are you with me? Sana naintindihan niyo po mga kapatid, hindi po ito madaling trabaho. Ito po ay pagsusumikapan ng lahat ng mga pastor in the power of the Holy Spirit. Marami pong ibababa. Ano po? At sa ngayon, hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo sapagkat even some of my friends don't really understand what I am doing. Ang tawag nga sa akin, chameleon. Mga kapatid, tingnan niyo na ha. Hindi pa nagsisimula. Ang dami na pong naunawaan niyo po ako, mga kapatid. Na I could just walk out. Bahala na kayo. Pero hindi po eh. We do not war after the flesh. Kasi kung pag-aaralan natin 1 Corinthians chapter 3. Ito talaga ang mahirap eh kasi pumapasok na lang mga scriptures na sabi rito 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom you believed, even as the Lord gave to every man.
pag sinabi dyan, si Paul at saka si Apollos ay parehas ministers of the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, by whom you believe, na sa pamamagitan ng kanilang pangaral, kayo ay sumampalataya, whether unto salvation or to sanctification, salvation or discipleship. Sabi ng Bible, as the Lord gave to every man. To further illustrate yung kanyang sinasabi, ang sabi ni Apostle Paul, I have planted, Apollos watered. Okay? Now, mga kapatid, makikita niyo, very precise si Apostle Paul. Ha? Napakaraming preachers pero dalawa lang ang ginamit niya. Siya at saka si Apollos, kasi it is a choice between two camps even during the time of Elijah. If Baal is God, then let's serve Baal. If my God is God, then you come to me. How long are you in confusion between two opinions? Alright. Kaya dalawa lang ginamit niya dyan. Okay. Hindi talaga hihiwalay ang utak ko sa scriptures. I planted, Apollos watered, pero sabi dyan, but God gave the increase. So then, ano sabi niya? Is he that planted, ang tinutukoy niya, yung sarili niya. Anything, neither he that watereth, Apollos, but this time, hindi niya na pinangalanan, it could be any one of the ministers of God. Are you with me? As the Lord gave them the ability. Kahit ano ginagawa natin as ministers of God, eh sabi ng Bible, walang kabuluhan unless God bless it. Maliwanag po ba? But God that giveth the increase. Alright. Now, ito ang huwag nating ma-miss in verse 8. Sabi sa verse 8, now he that planteth and he that watereth are one. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam na yung pag-highlight ko pala, paki-close up nga, rightly dividing pala. Ano? Ayan, oh. And I have been doing that. Nung si Adan ay nasa loob pa ng Garden of Eden. Okay ba? Nakuha ba? Okay. Kaya makita nyo dito, kung makikita nyo dyan, paki-post nga, paki-pakita nga. Ang sabi dyan, verse 8, now he that planted, kita nyo yung planted, iba ang kulay, and he that watereth, hinighlight ko yung phrase na are one. Bakit? Kasi yun ang gusto makita ng Panginoon. Are you with me? And that's in a way, rightly dividing the word. Sapagkat kung walang ganyan, pwede kong mabasa yan, pero tuloy-tuloy, baka mamiss ko. Naunawaan niyo mga kapatid. Sabi dito, si Apostle Paul na nagdidilig o na nagtanim at si Apollos na nagdidilig ay iisa. At ang sabi ng Bible, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Kung ikaw ay evangelism, may gagamitin din ang Panginoon sa discipleship, salvation, and sanctification. Now, ang sabi ng Bible, maliwanag naman, every man, ayon sa kanyang kakayanan, ayon sa kanyang panawagan, shall receive his respective or own reward, ang sabi ng Bible, according to his own labor, whether you are planting or you are watering. Now, ano sabi sa verse 9? For we are what? We sometimes miss that.
There is no uniformity when it comes to ministry. Pero ang katotohanan niyan, we are all laborers together with God. Kung bakit mo nagagawa yan, if you are truly saved according to the ability that God has given you, is because God wants you to do it according to His purpose for you, for Him, for her, for me. Pero wag nating i-uniform sapagkat sabi ng Bible, we are all co-laborers with God. Iba yung tayo ay magkasundo-sundo, pero kung wala ang Panginoon, ano yun? Sabi ng Bible, he that planteth and he that watered ay parehas, pero it must be God that gives the increase. Are you with me? Yeah. Hindi natin pwedeng alisin ng Panginoon sa equation. Eh. O, balik tayo dun sa verse na pinag-aaralan natin kanina sa 2 Corinthians chapter 10. Look at verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through what? Through God to the pulling down of strongholds. Hindi tayo nakikipagbaka sa laman, therefore, ang weapons natin are not carnal. Tama lang naman. Are you with me? Actually, nakapaloob yan sa parenthesis na talagang makikita natin na they are intentionally placed there by the translators para lalo nating maunawaan kung ano yung nakasulat sa original. Kasi sabi rito, hindi tayo, bagama tayo ay nasa laman, hindi tayo nakikipagbaka sa laman. Para maintindihan natin yung statement na yon, sinabi, for the weapons of our warfare are not carnal. Sapagkat baka sabihin mo, wasakan ng muka at bungian ng ipin eh. Hindi yun eh. Are you with me? Alright? But mighty through God sa pamamagitan ng Diyos, makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos, who will what? Pull down strongholds. Alam nyo, sa mga warring camps, patibayan po yan ng fortress. Kasi pag nag-iba yung fortress, mapapasok ka na eh. Tama ba? Kanya sabi ng Bible, ang pakikipagbaka natin ay makapangyarihan by pulling down strongholds so we could invade. Naunawaan nyo mga kapatid? Alright? Now, ano sabi ng Bible? Verse 5, wala na sa loob ng parenthesis. Ito ay talagang nasa original na. Ano po? Ano sabi dito? Casting down imaginations. Kasi ang utak natin, punong-puno ng imahinasyon. Marami tayong pwedeng isipin. Sabi ng Bible, we need to cast down. Diba sabi, pulling down of strongholds. Ngayon, kinakailangan, marami tayong dapat na gibain at ibagsak ng mga nasa imahinasyon natin, nasa isip natin. And every high thing, pag sinabing high thing, hindi mababa, mataas. Mataas na pag-iisip na sometimes, kinakailangan from where you are, dumungaw ka para makita mo yun nasa ibaba. Hindi naman tayo pinanganak kahapon na may mga tao talaga na ang tingin pa ganun. At iba yung mga taong ang tingin. Pagka ganun ang tingin, nasaan siya? Nasa ibaba. Pagka ganun ang tingin, okay? So sabi ng Bible, casting down imaginations and every high thing that exalted itself, alright? Anumang iniisip natin, anumang mga matataas na bagay o nagmamataas, laban. Laban sa ano? The knowledge of God. There is always a danger then and now
na yung laman ng isip natin ay dapat nating iwaksi, at yung mga high thinkers ay dapat alisin ang mga sobrang taas na lumalaban na sa prinsipyo na salita ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Makikita niyo yan, hindi lahat ng tao nabubuhay ayon sa sinasabi ng Bible. Kanya nga kahit sa loob ng church, mayroong kiskisan eh. Bakit? Kasi magkikiskisan talaga yung taong lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon at yung taong hindi. Amos 3:3. Can two walk together except they be agreed? Pwede ba magsama tayo kung hindi tayo magkakasundo? Kaya makikita natin, siguraduhin mo, yung kasama mo ay kay Kristo. Kasi kung hindi kay Kristo, mamaya makikita natin sa mga talata sinasabi natin. Alright? Nasa next chapter pa kasi yun eh. So, yan ang sinasabi ng Bible. So, bringing it into captivity, every thought, imaginations, high thing na nasa isip, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kanya ko naman yung nasa isip natin, ano ba sinasabi ng Panginoon sa Kristo patungkol doon? Pasakop tayo doon. Are you with me? Kasi sa lahat ng pagkakataon, yung opinion ni Kristo ang pinakatama. Ngayon, clear na, sinabi na ng Panginoon, ipipilit pa natin. Yun yung sinasabi ng Bible na ibagsak natin at yun ang dapat nating maging engagement in the spiritual warfare that we are all in. Maaring iba yung dapat kong ibagsak sa buhay ko, pero meron kang ibabagsak sa buhay mo rin. Na yon ay magagampanan mo lang if you are mighty in God. If you are obedient to Christ. Kasi pwede mo naman ipilit yung gusto mo laban kay Kristo eh. Kagaya ng pinag-aralan natin kanina. Sabi ng Panginoon, nagpapadala ako ng mga mangungusap sa inyo, umaga pa lang, pero nakikinig ba kayo? Kanya nga sabi niya kay Jeremiah, gawin mo rin yung ginawa ko, pero hindi sila susunod. Alam niyo mga kapatid, bakit ginawa ng Panginoon yun paulit-ulit? Para pag pinarusahan niya, wala na silang masabi kasi hindi lang minsan nakiusap ang Panginoon eh. Araw-araw yun eh. Araw-araw naman nakasama natin ang banal na Espiritu eh. Kahit na walang salita ng Diyos, meron kang konsensya eh. Kanya nga hindi na tayo kinakailangang humarap pa sa hukuman para malaman natin na tayo ay guilty or not guilty. Because we all have our God-given conscience. After the fall of man, all men have conscience. At ang conscience ang ginagamit ng Diyos para mangusap sa atin, para tayo ay magkaroon ng tama ba ito o mali sa ginagawa ng Panginoon? Kahit na walang sumasaway sa iyo. Kahit na inaakala mo na walang nakakakita sa iyo. Are you with me? Hindi ba? May mga pagkakataon na nagawa mo na, akala mo wala, pero nung basta na lang papasok yung pakiramdam na yun, na hindi lang, mas masahol pa sa may nakakita. Sapagkat you cannot deny it. Naunawaan niyo mga kapatid? So ano sabi ng Bible? Bring it into captivity every thought to the obedience of Christ. Sabi sa verse 6, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Again, comparing scripture with scripture,
yung last verse na tinalakay natin sa Jeremiah chapter 7, that the truth is perished in you and it is cut off in your mind. Ayan yun eh. Having readiness to revenge all disobedience. Hindi ba dapat sawayin natin ang maling pamumuhay? Pero paano tayo makapananaway sa mga namumuhay ng mali, eh kung yung buhay natin dispalinghado rin? Sabi ng Bible, when your obedience is fulfilled. Makakapanaig ka, readiness to revenge, all disobedience. When can you do that? When your obedience is fulfilled. Sasaway ka sa taong hindi masunurin, eh ikaw? Eh ikaw? Saan ka kumuha ng authority manaway? Kanya nga ako, hindi ako pwedeng makapanaway kung parehas lang tayo eh. Sabi ng mga pastor na kausap ko, takot sila kasi lumapit sa iyo. Dapat lang! Sapagkat ang buhay ko may kabanalan, kung wala kang kabanalan, matakot ka talaga. Kasi magkaiba talaga tayo. Pero kung may kabanalan ka, bakit ka matatakot? Naranasan ko rin naman yan eh, kahit na pastor na ako, may pastor na talaga ang tingin ko napakabanal pag lumapit ako sa kanya para bang basa niya yung buhay ko. Nakaranas ba kayo ng ganon? Na meron kayong taong, yung iba sa inyo, yun ang pagtingin sa akin eh. Hindi ko pwede lumapit kay pastor kasi baka mahalata niya na wala na ako sa Panginoon eh. Hello? Kasi meron akong ganong mga pastor eh. Na talagang pagkakilala ko sa kanila, banal na para pag tinignan ka, napatagal yung tingin sa'yo. Parang alam niya na yung ginawa ko kanina lang. Naunawaan niyo mga kapatid? The Word of God is so powerful. Hindi ka pwedeng manaway. Paano ka makakapanaway kung parehas lang kayo? Sabi ng Panginoon sa Kristo during His time, huwag mo sabihin na alisin ko yung puwing mo gayong hindi mo nakikita yung troso na nakatakip sa mata mo. Naunawaan niyo mga kapatid? Because that would be plain and simple hypocrisy. Kanya nga, ang Pharisee is heavy on others, easy on themselves. Ipapapasan sa'yo yung hindi nila kayang pasanin. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero Apostle Paul is not like that. Look at verse 7. Do you look on things after outward appearance? Tanong yan eh. Tumitingin ba tayo sa mga bagay na panlabas o sa isang salita, can we judge the book by its cover? For God looketh at the heart, but man looketh at the outward appearance. Of course, ang magiging sagot dyan, yes. Kasi, yun ang nakikita natin, di naman natin nakikita yung puso ng tao eh. Pero alam niyo mga kapatid, kung hindi ko kita ang puso mo, dapat ayusin mo yung nakikitang panlabas na maglalarawan ng puso mo. Sapagkat ang sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kanya nga sabi ko sa inyo, yung tao, kung gusto mong makita ang talagang spiritualidad niyan o yung kakarnalan niyan, gulatin mo. Ah, parang isang kwartong madilim pagka walang ilaw, naglalaro yung mga daga. Okay? So alam mo yun, pagkapatay ang ilaw, yung daga, nagpangalat. Dahan-dahan kang pumasok, tapos biglang buksan mo yung ilaw. Makikita mo yung mga daga.
Are you with me? Kasi nagulat sila eh. Pabihan ko pa kayo sa illustration ha. Waiter, may dalang tray, may soup bowl, at dun sa bowl may soup. You don't know what's in the bowl unless you trip the waiter. Patirin mo siya. At kapag pinatid mo, tatapon yung tray, sasabog yung laman, tsaka mo lang malalaman kung ano yung nasa loob. Minsan, ang Panginoon ang bubulaga eh. Para makita natin paano talaga tayo umaakto. Na para bang nagkaroon ka lang ng bigla ang problema, parang nawala ang Diyos. Hello? Ang problema natin, hindi yung mga tao na naniniwalang walang Diyos. Hindi natin sila pwedeng problemahin. Hindi natin baka baguhin ang isip nila eh. Ang problemahin natin, yung mga mananampalataya naniniwalang may Diyos, pero kung mabuhay, parang walang Diyos. Una, hindi natatakot sa Diyos na nakikita ang lahat ng bagay, kita niya ang kasalanan. At pangalawa, yung mga pamumuhay na pag may problema, naghuhurumintado. Bakit? Parang walang Diyos na pwedeng tumulong sa kanya ano man ang kanyang pinagdadaanan. Meron ba kayong kilalang Kristiyanong ganyan? Di ba kapangalan mo? Kapangalan natin. Lahat tayo guilty dyan. Nagugulat tayo. Kanya nga may kasabihan ako rito. Ang makagugulat na lang sa akin, eh, yung bagay na hindi ko pinaghandaan. Pero yung pinaghandaan ko, bakit pa ako magugulat? Eh, handa na ako dun eh. Di ba may kasabihan na, prepare to meet the unexpected. Kanya pag meron nangyari na hindi mo inaasahan, eh dahil sa hindi mo nga inaasahan, pero handa ka, hindi ka na nagulat. Naunawaan mo mga kapatid. Pero kung ikaw ay walang ganong option, abay talaga mabubulaga ka. If any man trusts to himself that he is Christ, let him of himself think this again, that he is Christ. Even so are we Christ. Ang liwanag naman, di ba? Mga karnal yan sila Pablo eh. Kanya nga nagkaroon siya ng oportunidad na ipaliwanag na bagamat lahat tayo nasa laman, hindi tayo nakikipagbaka sa laman. Baguhin lang natin ang pagtingin natin sa bawat isa. At ibaba natin anumang kaisipan na hindi nauukol sa mga katuruan ng Panginoon Jesucristo, kahit na yung pagtingin natin sa bawat isa. Kahit naman tayo mismo, dito na sa church, may minimenos ka rin naman eh, di ba? Meron namang mga tao na ang tingin mo, hindi ka pwedeng, kasi mas mataas ka eh. Naintindihan mo ako? Pero sino ang nagsasabi na siya ay spiritual at ito hindi spiritual? Sapagkat ang sabi dito, lahat ba tayo humahatol sa panlabas na kaanyuan? Hindi niya sinagot. May mga pagkakatao, si Apostle Paul ang sumasagot sa kanyang tanong. Pero dito, pinababayaan niya na tayo ang sumagot. Kung meron man tao na nag-iisip na siya ay kay Kristo, o siya ay spiritual, ano sabi ng Bible? Kung sino man yan, isipin niya at isipin niya na makadalawang beses na kung siya ay kay Kristo, gayon din naman kami. Hello? Hindi lang nga tayo parehas ng anyo. Pero kung sinasabi mong ikaw ay kay Kristo, aba, saan ka humugot ng confidence mo na nasabi mo yun? Eh ako may confidence din, I am of Christ.
Ikaw lang ba ang may karapatan na magsabing kay Kristo at spiritual at ang iba'y hindi na? Ang lawak ata ng body of Christ. Kasi ang mga Baptist, pag sinabing body of Christ, Baptist church lang yun eh. Kanya nga siguro ganito ang attitude natin sa bawat isa eh, kasi napaka-exclusive natin eh. And by the way, mga kapatid, hindi Baptist si Kristo ha? Hindi siya Baptist dahil nabautismohan siya ni John the Baptist ha? Kasi yung John the Baptist is not a religious connotation. Kanya pagka sinabi mo na si Kristo ay Baptist sapagkat binautismo siya ni John the Baptist, huwag kang magpakilala na member ka ng Metro Laguna Baptist Church sapagkat I will disown you. I have never taught it that way. Pero aminin ko sa inyo, dumating sa buhay ko, sinabi ko na, na may magkakataon noong ako'y batang mga ngaral pa, takot ako na tanungin ako, bakit ako Baptist? O ikaw, alam mo ba kung bakit ka Baptist? Kasi si Kristo Baptist. Nye! Patay ang naglason. Alamin natin. So kung may nagsasabi, sabi ni Apostle Paul, na sila ay kay Kristo, eh pag-isipan niya sapagkat kami rin kay Kristo. Look at verse 8. For though I should boast somewhat more of our authority, sabi niya, kung aking ipagkakalandakan at ipagmamapuri ang aming authority, he is an apostle. Are you with me? Which the Lord hath given us, kung ipagmamalaki ko ang aming authority, ang aming privilege, call that whatever it is, eh ang sabi ni Apostle Paul, which the Lord hath given us. Wala kang matatanggap kung hindi galing sa Panginoon, kahit ano pa yan. Wala tayong pwedeng ipagmayabang mga kapatid. Lahat ng kung ano ang meron tayo, kay Kristo yan. Kanya dapat maging handa tayo na ibigay kay Kristo yan sa anumang pagkakataon na kakailanganin niya. Kanya yan eh. Hindi, inangkin mo na eh. So ano sabi ng Bible? Authority which the Lord hath given us, for what? For what? Sagot kayo mga kapatid, nakikipag-usap ako hanggang ngayon, na it's a two-way street. For what? Edification and not for your? O eh, bakit sasabihin yung nang i-intimidate ako sa sulat ko? May authority ako sumulat eh. May authority ako magsaway. Pero, yung authority na yon, una, kay Kristo yon kasi we are of Christ, ministers. Are you with me? At ang sabi ng Bible, ginigay ng Panginoon na authority yan for us, for you, for edification, and not for your destruction. Kanya kung sasabihin natin na parang masyado kasing matalas magsalita si Apostle Paul sa kanyang sulat eh. Eh sinasabi niya na eh. Mga kapatid, makinig po kayo. Listen to me very well. None of us is a judge of any man's motive. For we cannot. Pero pag sinabi na kung ano yung motibo niya, bakit niya ginawa yung kanyang ginawa, then you can know. Sinasabi ko naman yung motibo ko sa inyo, hindi ako galit eh. Si Apostle po, sinasabi niya, hindi siya galit eh. It's for your edification, not for your destruction. I should not be ashamed that I may not seem as I would what? Terrify you by letters. Iyan ang akusasyon sa kanya.
bold in his writings, that I may not seem as if I would what? Terrify you by letters. For his letters. Salita, nilagay ni Apostle Paul sa kanyang bibig yung salita nila. For his letters. Kasi marami na siyang naisulat. Say they are what? Sinasabi nila, sapagkat marami na naisulat si Apostle Paul, at least dalawa, first and second. Ano sabi niya dyan? Are weighty and what? Powerful. Ito yung dilemma. But his bodily presence is? Kasi ang tapang niya magsalita kasi wala siya rito. Kasi kung nandito siya, hindi niya kaya sabihin yan. Ha, ganun? Nakikita niyo? Yun yun eh. Sinasabi ni Apostle Paul, nilalagay niya sa kanyang bibig, yun nasa isipan ng maraming mga sinusulatan niya sa taga-Korinto. Masyadong malaman, masyadong mabigat, masyadong powerful, masyadong threatening ang kanyang mga sulat, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Pag sinabi contemptible, yung salita mo, pwede kang madimanda ng perjury. Tama ba ako? Contemptible. Takot lang yan sa confrontation si Apostle Paul. Kanya pasulat-sulat siya. Verse 11. Let such an one think this, that such as we are in word by letters when we are absent, such will be also indeed when we are present. O, pinapaliwanag ni Apostle Paul. Kung yan ang iniisip nyo, na matapang lang kami magsalita o matapang lang ako magsalita dahil wala ako dyan, sulat lang. Ano sabi ni Apostle Paul? Ito ang pakaisipin nyo. Kung ano yung sinabi ko sa sulat nang ako'y wala dyan, pagdating ko dyan, kung ano yung sinabi ko, siya ko rin gagawin. Naunawaan niyo mga kapatid, this is a picture of what? Integrity. Kanya nga sabi ko, yung mga sinusulat ko sa Facebook, dalawa yung account ko dyan, may page pa ako, magkakaiba ng following siyan. Mga kapatid, hindi pwedeng yung sinulat ko doon at saka yung turo ko dito, magkaiba. Hindi pwedeng yung sinulat ko doon at saka yung tinuturo ko dito at saka yung buhay ko, magkaiba. Kanya nga siguro intimidating ako sa iba. Bakit? Kasi kung babasahin ako, pakikinggan ang turo ko, pakikinggan yung aral ko, babasahin ang turo ko, aba, sino to? Kung yun ang magiging dahilan para maging aloof ang tao na lumapit sa akin, matatanggap ko. Hindi para sabihin na kanya hindi sila makalapit sa iyo, takot sila sa iyo. Yung nakakalapit sa akin, magkwento naman kayo na hindi ako nangangagat. Marami lumapit sa akin na ang daming atraso eh. Pero nung lumapit sa akin, parang pinahid na chok mula sa blackboard yung atraso eh. Bakit? Yun lang naman ang gusto ko, mag-usap tayo, magkaintindihan tayo eh. Hindi ka nagpaalam, hindi ko naunawaan kung anong ginawa mo. Pagkatapos pagdating mo rito, daan-daanan mo ko. Abay, mag-usap tayo. Yan lang naman ang pastor nyo, pag nag-usap, tapos na eh. Huwag niyong papahintulutan na lumalim yan between us two. Galit kasi si pastor sa akin. Oh! Kasi may atraso ka, pero hello, pag lumapit ka, tapos eh. Malaman ko lang ba't mo ginawa eh.
Nung humihika ba ng tawad sa Diyos, sinabi ng Diyos kung bakit mo ginawa, di ba sabi ng Bible, pinapatawad kita? Mas makapangyarihan pa ako sa Diyos? Ang gusto ko lang kasi, ever since magkaintindihan tayo, malaman ko anong buhay mo, paano kita maipapanalangin, how can I handle you? Nauunawaan niyo ako mga kapatid, yan ang dilema ni Apostle Paul. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. Ang ibig lang sabihin ito mga kapatid, huwag nating sukatin ang ating kabanalan sa kasalanan ng iba. Huwag nating sukatin ang ating pagtatagumpay sa kabiguan ng iba. Kung gusto mong sukatin ang sarili mo kung sino ka, ang standard wala sa sino man sa atin. Na kanino? Na kay Kristo. Lahat tayo bagsak pag si Kristo ang standard. Kanya may intimidation, intimidado sila kay Apostle Paul. Intimidado tayo pagka medyo mayaman na, matalino na, magaling na. Intimidado tayo, pero huwag mo sukatin ang galing niya sa hindi mo kayang gawin. Kaya nga yung sinulat ko, maaring hindi ko kayang gawin ang nagagawa ng iba at their best, pero meron ako magagawa at my best na hindi naman nila kayang gawin. That makes us equal. Basahin nyo lang kasi yung mga sinusulat ko. Pagdating dito, magkakaintindihan na tayo. Kasi those are my reflections on the Word of God every day. As I look at the lives of many people. Kaya hindi ko kasi maintindihan. Member ko kayo, hindi nyo binabasa yung sinusulat ko. Are you reading my notes? Yes? Hindi halata. Kasi tama na yung sinabi ko na hindi ka man lang nagparamdam. Nabasa mo na pala. Paano ko nalaman? Mga kapatid, bakit naman, ano bang masama? Nabasa mo na, strike mo yung... Am I your pastor or what? Noon pa natin pinag-uusapan yan. Si Dr. Edwin Libaga, ilang beses nagpunta rito. Appreciate niyo yung pastor niyo. Hello? Appreciate niyo yung pastor niyo. Libre yun. Sabi ko, Brad, marami na silang utang sa'yo. Kasi inutusan mo sila to appreciate me. Hanggang ngayon, hindi pa. Hindi ko alam kung sasabihin ko to sa inyo, pero kasi kung hindi ko sasabihin sa inyo, unfair ako eh. Dahil nasabi ko na sa ibang mga tao eh. Sabi ko kay Edwin, sabi ko kay Tatay Joey Conway. 2 weeks ako wala dito, di ba? Dahil karoon ako ng problema, pero because I was in a mission trip. Kaya nung una ako sa mama, sabi ko sa mga kasama ko, mga kapatid, baka may makita kayo weakness ko. Hindi kasi talaga ako missionary. Una, hindi ako sanay ng mga ginagawa ninyo. Tama nga, unang gabi, hindi ako nakatulog. Tsaka, kung may kasama ako, ay talagang uunahan ko talaga. Ano oras ba ang ano natin bukas? Breakfast. Pag sinabing alas 7 ang breakfast, kung halimbawa tatlo kami sa kwarto, bibigyan ko ng 30 minutes bawat isa maligo. So 1.5 hours yon. So kung 7 o'clock minus 1.5, di 5:30.
So dapat gumising ako ng alas 5 para ako yung una. Are you with me? So kanya talaga hindi ako pwede sa ano. Kasi una, mabuti nga, marunong na ako umupo sa trono ng hindi ng trono na may trono. Dati, tanongin mo yung asawa ko, taga Lucena yan, taga Pasig ako. Pag pumunta ako sa kanila, liligawan ko yan sa ano, sa Lucena. Kung ilang araw ako nasa Lucena, lahat ng na-deposito ko doon, ibabalik ko pa kung saan ako nanggaling. Masisira talaga yung kolong ko pagka ano. So, mga kapatid, this time I will be on a mission trip starting tomorrow with my wife till the following Sunday. Mga kapatid, alam niyo kung bakit ako masaya? Pakitanong niyo nga po kung bakit ako masaya. Appreciated ako ng mga pinupuntahan ko kahit hindi ako kilala. Hindi pa ako nagpipreach. Makita lang ang presensya ko. Pastor, nababasa lang kita. Pero ngayon nakikita na kita, nakakamayan na kita. Bless na bless ako. Hello? Dito, nakakamayan mo ako, nakikita mo ako, napapakinggan mo mensahe ko. Kailan mo ako pinasalamatan? Mga kapatid, nag-e-enjoy po ako. Sa Nueva Ecija, mamimit ko yung, asan yung mission director natin? Si Dakel, sapagkat nandoon sila. One pastor, also my friend, nandoon, makikita ko. From Isabela to Baguio, Brad, a big group of people is excited to meet me there. Hindi ako magpipreach. But they're waiting for my coming. Pag nag-enjoy ako na nag-enjoy, do I have to spell it out to you? Do I have to spell it out to you? Kanya sabi ko, pakiusap ko noong nakaraang Tuesday last week, huwag niyo kong itulak sa something that could be a what? A distraction to ruin us all. Kasi kaya niyong ibigay sa akin yun eh. Libre kasi yun eh. Pastor, salamat po. Kinausap ako ng Panginoon sa mensahe mo. Libre po yun. Pero kung yun, eh makikita ko sa iba, baka i-attract nila ako kayo mawalan. Kasi it could be a distraction kung hindi ko mapaprocess ng tama, could ruin us all. Kasi baka doon ako pumunta. Gayong mali naman pala ako, appreciated naman pala ako, hindi lang nyo pinapahalata. Tama ba ako? Sumagot kayo kasi nag-uusap tayo. Tama ba ako? Alin ang tama ako yung hindi niyo ako pinapahalagahan? O... Kanya yung iko-compare ko kayo sa kanila, hindi tama eh. Unwise. Naunawaan niyo mga kapatid? Because it could be a distraction na baka yun ang akalain kong totoo. Eh, masira ako, masira tayo. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Mga kapatid, salita ito ng Diyos eh. Naiintindihan ko, dapat maintindihan niyo eh. Pag
pag ako lang nakaintindi nito, ako lang, paano tayo? Naintindihan ba natin to? Naintindihan ba natin to? Intindihin natin, pilit. Mahirap. One way, 400 kilometers, mga kapatid. 7 hours to 9 hours at least. Kasi kung ako lang, 4 na oras, kaya ko yun. E may convoy kami. Hindi ko pa alam ang route from Isabela, Santiago City to Baguio, sarado ang Cannon Road. Mga kapatid, pagkatapos babalik ako ng Pampanga to speak to a church anniversary, maga tsaka hapon. Hindi po madali. Pero baka nga doon ako dinadala ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako missionary, pero bakit may kagalakan akong gawin? Kanya nga sabi ko kay Alvin, panalangin mo na mag-enjoy ako. Alvin, ha? Alvin. Panalangin mo, mag-enjoy ako, ha? Naiintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi niyo na ako babasahin, sinasabi ko na. Huwag niyo na akong pag-isipan, sinasabi ko na. Kung matalino kang tao, huwag mo na akong pag-isipan, sinasabi ko na. If you lose me, you lose me intentionally. But if you want to keep me intentionally. Maliwanag po ba? O tayo magsitayang lahat, manalangin kayo rito. Members ng Metro Laguna Baptist Church, if you want to lose me intentionally. If you want to keep me, then keep me intentionally. Lahat ng members ng Metro Laguna Baptist Church, dito. Kung hindi ka interesado, hindi rin ako interesado sa iyo.